Beast TV. Uy! Welcome back mga kabayan! So nandito na naman tayo para mag-discuss ng mga bagay tungkol sa construction. Bali, simulan na agad natin kabayan. Meron tayong observe na bahay sa isang Facebook group na nakita nating may posibleng mali. Ayan siya kabayan. Tignan nyo rin kung may mali dito. So far may nakita ba kayo kabayan? So game, ako naman. Base sa observation ko kabayan, may mga mali dito. Okay? Iisa-isahin ko. Una, may mga location sa bahay niya na walang poste. Tulad nito. 'Di ba? Dapat kabayan may poste diyan. Kasi kabayan yung beams mo or biga, kailangan ng tungtungan 'yan para may pagbatuhan siya nung bigat na kinakarga niya sa taas. Meaning kabayan, kapag walang poste dun sa sulok ngayon, bibigay agad tong beam na to. Kasi hindi rin naman siya matutulungan ng hollow blocks. Kasi ang hollow blocks kabayan, walang tiba yan. Hindi yan pwedeng kumarga. Bali mula dito kabayan, dapat maglagay ng bagong poste talaga. Lalagyan mo ng pundasyon, magfa-fabricate ka ng bakal para sa poste o yung tinatawag na rebars. Popormahan, tapos bubuhusan. Okay? So, next naman is yung pangalawa. Kabayan, walang roof beam na makikita sa bahay, di ba? Sa mga previous episodes ko, kabayan, lagi kong ine-explain na mahalaga ang roof beam o biga ng bubong. Dahil sila yung sumasalo ng bigat nung bubong. Pati nung hollow blocks na nasa taas ng mga biga, sila rin sumasalo niyan. Tapos, dinidistribute nila yan papunta dun sa mga poste. Ayan, inulit ko. Tapos, pangatlo, may maliliit na poste, kabayan. Kasi kung titignan sa picture, kabayan, parang nasa 100 by 100 millimeters lang to eh. Or 4 by 4 inches halos. So, kasi dapat roughly, kabayan, around 200 mm by 400 mm. Or 150 by 350 mm ang sukat ng poste mo kapag bungalo ang bahay. Bungalo lang kabayan ha. Tsaka rough lang to kabayan. Kailangan talaga mapadesign sa structural engineer yan kung magpapagawa kayo ng plano. Bali, sa mga major na problema na to, may isa pa ako nakitang minor na problema. Walang lintel beam kabayan. Kasi pwedeng magka-problema sa bintana or pinto pagtagal to kapag hindi nalagyan ng lintel beam. Although minsan kasi may iniiwan yung mga workers na mga kahoy. Pwede siya kabayan, kaso madali siya mag-deteriorate or pagtagal aanayin yan. So ito lang yung mga problema kabayan. Ayos, di ba? Overall kabayan, kailangan magawa ng remedy yung mga major concerns na to para maiwasan yung disgrasya kung sakali na lumindol o bumagyo ng malakas, di ba? And kabayan, pwede nyo nga palang i-browse yung ibang episodes natin sa Beast TV. Bali, dito makikita nyo yung mga step-by-step solutions sa mga ganitong klase ng problema sa bahay nyo. Okay? So, huwag kalimutang i-hit ang like, subscribe, and notification bell para masubaybayan nyo yung mga updates natin dito sa Beast TV. Also, comment down below kabayan kung may mga questions kayo or request na gustong pagawa ng video about sa construction. Hanggang sa muli kabayan, dito sa Beast TV. Salamat!